everyone, and welcome back to another video. For today's video, ay magkukulay na ako ng hair. Wow! Diba kasi sa last video ko, nabanggit ko doon na dati ko pang pangarap magkaroon ng blue, pink, or violet na hair. At ngayon, tutuparin ko na yon. Ang gagamitin ko na product ay itong Mary Sun Cellowax. Marami nang gumawa ng review ng product na to at sa mga napanood ko ay okay naman. Yung kulay na gagamitin ko ay itong violet na medyo nagduda pa nga ako kasi yung kanyang label ay naka-sticker lang dye. Oh, bongga. Kung magkamali pa sila, medyo kakabahan ka pa. Kaya kanina, nag-testing na ako kung totoong violet siya. At mabuti naman, totoong violet talaga siya. Kaya tara. Sobrang excited na ako, kaya tara, samahan niyo ako. Pinipili ko talagang gumamit ng mga ganitong pang kulay o yung color conditioner kasi feeling ko mas safe to sa buhok ko. Kasi nga yung buhok ko, diba, dalawang beses na bleach. Eh, baka naman magkasira-sira kung yung totoong pangkulay yung gagamitin ko. Kaya, ito na lang. And guys, kung nagtataka kayo, hindi ito product review. Gusto ko lang i-share sa inyo yung journey ko sa pagkukulay ko ng buhok. At yun lang yun. Sa haba ng buhok ko, alam ko hindi kakasya yung isang sachet. Kaya apat na yung hinanda kong sachet. Kasi yung buhok ko, mahaba na, tapos makapal pa. Pero kung yung buhok mo naman ay pag-ikse, kasya na sa'yo yung isang sachet na naglalaman ng 60 ml. Yan, tara na. So, ito ulit yung bowl ko. Hindi pa ako nakakabili ng totoong pang bowl. Ito na yung laman ng apat na sachet at ang bango niya, as in. Sine-section ko na yung buhok ko. Alam nyo, sa totoo lang, hindi ako marunong magkulay ng buhok. Kaya bahala na kung magpachi-pachi to. Ayan. Sa ibang video, nakikita ko, hindi na sila gumagamit ng ganito. Dinidirekta na nila ng kamay. So, pagka hindi nag-okay sa akin yung paggamit nito, baka magkamay na din ako. Tulad na sabi ko kanina, wala na akong pake kung hindi ito magpanday-pantay. 3 to 4 weeks na naman ito magtatagal, kaya okay lang. Ta-da! A few moments later. So ayan guys, tapos na ako magkulay at ito'y natira sa apat na sachet ko. Madami-dami pa siya, kaya ilalagay ko na ito lahat sa buhok ko. Kasi sayang naman. Pabalikan ko kayo guys pagkatapos ko magbanlaw at pagpatuyo. So guys, ito na ang kinalabasan ng buhok ko after 2 weeks. Yes, inabot ako ng 2 weeks kasi yung ilaw na ginagamit ko noon, firefly yon na bilog. Tapos may na-masking tape ko lang siya sa tripod na nabili ko sa Divisoria ng 300 pesos. Nung mag-film na ako noon, eh dai, natumba. Nabasag. So, wala akong magawa. Hindi naman ako makapag-video sa umaga kasi yung mga manok at aso dito sa amin, eh parang nagkakantahan sila kung kailan nag-video ako. So, yun na nga. Napabili tuloy ako ng ring light. Ayan na, may ring light na ako. At tagal ko din pinangarap to, no? Ilang taon. So, yun na nga. Dahil inabot naman ako ng 2 weeks, at least makakapagbigay ako ng reviews inyo about doon sa pangkulay na ginamit ko. Diba? Kahit nasabi ko noong una, hindi ito review. Ayan. So, mapapansin nyo naman sa kulay na buhok ko na kulay siya. Iyon yung isang nagustuhan ko dito. As in, talagang kukulay siya. Lalo na bleach yung buhok ko ng dalawang beses. The fact na 2 weeks na nga to sa buhok ko, eh hindi pa siya ganong kumukupas. Hindi ko alam kung mapapansin nyo, pero ang kumupas lang dito ay yung dito sa bandang harap at saka yung dito. Medyo sa mga part na yan, makikita na yung pagka-blunt ng buhok. Pero, after 2 weeks ah, okay na okay pa yan. Ayan. Ang ganda.
So, noong una, hindi pa ako sanay na lumalabas ng ganto. Medyo nakakailang siya pala talaga. Yun, para sa mga gusto ni magkulay. Medyo nakakailang siya kasi papansinin ka talaga nila. As in, sasabihin sa'yo, uy, ganda ng buhok mo. Uy, violet hair. Uy, gusto ko niya yung mga ganon. Sa case ko, positive naman yung mga naririnig ko. Pero nahihiya din talaga ako. So, paano pa kaya pag mas nag-break pa ako ng kulay ng buhok? I-update pa rin kayo. And sure naman na malalaman nyo yun. Sure na i-video ko yun. Yan. So, ano pa nga ba yung nagustuhan ko sa product na to? Of course, mura siya. As in, talagang mura siya. Sa halagang 200 pesos. Sa haba ng buhok ko na to, ah. Ayan. Ganyang kahaba yan. Eh, nasakop niya yung buhok ko. Actually, may natira pa nga dun sa Porsche shade na nagamit ko. So, pinaglalagay ko na lang siya sa mga kaya kong malagyan. Kaya, sulit na sulit talaga siya. So, ano nga ba yung mga hindi ko nagustuhan sa product na to? Unang-una, mabilis siya magmantsa sa punda ng unan ko, sa damit ko, sa batok ko, tsaka sa kuko ko. Ayan. Mabilis siyang magmantsa. Pero natatanggal naman pag inaseton. Tapos yung sa batok ko, hindi ko din papakita sa inyo kasi dahil mukha siyang nangingiti. Pero hindi siya, hindi ba itin yung batok pa? Mukha siyang nangingiti dahil sa kulay na buhok kasi pag pinagpapawisan ako, pumupunta siya dyan. Diyos ko po. Kaya lagi ko din siya tin-tissue. Tapos yung, tubig. Tapos yung punda ng unan ko, ayun, kulay violet. Palitin na din. Papalitan ko na siya. Tsaka yung sa damit ko, hindi ako masyadong nagpuputi kasi nga magmamantsa siya. So, kadalasan, naka-dark lang ako. Ngayon, kaya ako ng ganito ng kulay ng buhok kasi hindi nyo makikita yung kulay ng buhok ko. Ayan. So, siguro kaya din nagtatagal ng ganito yung buhok ko kasi pag naliligo ako, ang ginagamit ko pa rin ay Plurple shampoo. Tapos, nag-cream silk ako. Hindi ako kasi nagsya-shampoo na nung Sun Silk yung mga shampoo na ordinary. Basta Plurple shampoo lang. Kasi ayoko nang magkulay kalawang sana yung buhok ko. Kaya, ayun. Plurple shampoo at conditioner. At ayun, ayun pa pala. Pag naliligo ako, grabe. Para akong tina na nalulusaw. Ang daming kulay violet sa paligid. Pati dun sa dingding ng CR namin. Grabe yun. Kaya naglilinis din ako ng CR after. So, ayun lang guys. Hindi ko alam kung may nakalimutan pa ba ako. Thank you so much for watching. See you on the next one. Bye!